So, kamusta kayo mga ka-Churide? So, may ipiflex lang tayo na camera sa mga ginagamit natin sa pagbablog noon. Kung saan tayo nag-start ma-motovlog. So, ito yung unang action cam na ginamit natin. 2019, nabili natin to, 1,000 pesos. So, nag-start tayo mag-motovlog. Ito yung unang-unang action cam natin. Pero mga nagamit lang yata natin to, 4 months lang, mga ganun. At mga ganitong camera talaga yung nauso noon. Ma-shake daw yung video. So, siyempre, di ba, magawa rin tayo ng paraan tayo makakapag-quality ng mga video natin. So, nung 2020, so yun nga, nag-pandemic, umili ako ng isa pang camera. Ito naman yung nabili natin camera, mga ka-Churide. So, yan, in-order natin to sa Lazada. Tawag dito is Dragon Touch. Bili natin dito sa Lazada is 3,000. Bili natin sa Lazada nung 2020, nung time ng pandemic. So, nag-start ako mag-delivery rider. So, ito na yung ginamit ko noon. So, ayan, ganda na ng case niya, no? Ito siya, mga ka-Churide. Ito yung Dragon Touch. So, ito nagamit natin, may higit isang taon, itong Dragon Touch na to. Hindi na gumagana kasi yung battery niya, saka mahirap maghanap ng klase ng battery na ito. Ito yung Dragon Touch na pangalawang ginamit natin ng 2020. Siyempre, hindi pa rin tayo tumigil sa camera na naghanap tayo ng mga quality na budget mill na camera. So, ito naman yung ating nagustuhan camera. Noong 2021, umorder tayo na action cam kay LLX, action camera and accessories kay Sir Alex. So ayan, no, sinadya pa natin to sa Kabuyaw, Laguna kasi doon yung physical store nila. Kapag may mga aberya sa camera natin, madali lang natin ipapaayos. So ito yung tinatawag na OSEC S60. So kilala na rin to sa ibang mga motovlogger, no, itong OSEC S60 na to. Ito yung latest na ginagamit ko pa rin hanggang ngayon. Ito nga yung OSEC S60 kay ALX Action Cam and Accessories. Pwede nyo i-search yan sa page ni ALX na available tong mga OSEC nila. Hindi lang naman, marami pa sila mga action camera. Hindi lang tong OSEC S60. Kompleto yung mga case natin. Nakatabi lang kasi ito, siyempre, memorabilia na rin sa akin to, itong mga ginagamit natin sa pag-motovlog na hindi tayo sumuko. Diba, sabi ko nga dun sa moto ko na keep moving and be positive. Pag may mga nasira tayo na camera, siraan tayo, positive lang tayo. Diba, gawa lang tayo ulit ng paraan. Huwag tayong susuko sa mga goal natin, sa ginagawa natin. Lalo na kung masaya naman tayo sa ginagawa natin. Siyempre, ako kasi as a delivery rider, siyempre, trabaho ko sa kalsada. So, kailangan ko rin talaga ng mga action cam para nakukunan ko yung mga nangyayari sa kalsada. Siyempre, ano na rin natin, protection na rin natin to. Yung trabaho natin, mga as a delivery rider, di ba? Magpundar tayo ng sarili natin para kahit papano, meron tayo evidence kung ano man yung pwedeng mangyari sa kalsada. Perplex lang naman ako ng mga ginamit ko nung action camera na nag-start ako mag-motovlog. So, eto latest na ginagamit natin. Itong OSEC S60. Nakita niyo naman sa mga vlog ko, 'di ba, sa mga kalsada, ito yung ginagamit ko noon. Itong OSEC S60 na to, so ito na yung pinaka nakapag-monetize sa atin sa Facebook. OSEC S60 na to is 2 years na sa akin to, mga ka-Churide. So yun nga mga ka-Churide, hindi naman natin bibitawan to OSEC S60 natin. Nag-upgrade lang tayo ng bago nating action camera. So kaya tayo nag-upgrade, mga ka-Churide, para mabigyan ko pa kayo ng mas magandang quality na video sa mga biyahe natin. Pakita ko sa inyo, mga ka-Churide, kung ano yung in-upgrade natin na bagong action camera. Pero ngayon, wala nang sana all, mga ka-Churide. Dahil yung dream natin, yung nakuha na natin, mga ka-Churide. Alam ko marami rin talaga nangangarap sa mga gantong action camera talaga. Siyempre, kapag nag-umpisa pa lang tayo, naghahanap lang tayo ng budget mill lang na camera na kayang swak sa ating budget, di ba? Gusto ko yung bigyan ng mas maganda at quality ng mga video natin. So, ito na siya, mga ka-Churide, oh. Yung sana all natin, mga ka-Churide. No, sana all na tayo dahil nakuha na natin yung ating pangarap na action camera. So, nung nabili natin to, kasi siyempre, tinesto kung ayos ba. Kasi siyempre, baka factory defect, di ba? Pero, bubuksan ko rin to, mga ka-Churide, kung ano yung mga laman nito. GoPro Hero 11 Black. Ganda ng box nyo, oh. Dati pangarap ko lang mahawakan tong mga ganitong box ng GoPro, eh. Buksan natin. Sharan! So, ito siya, mga ka-Churide. So, charger wire niya.
Type-C siya mga ka-chill ride. So meron din siyang ito. Tapos ito, ayan. Ito yung latest na bagong labas ng GoPro battery. Ang tawag dito is Enduro battery ng GoPro. So ito na mga ka-chill ride, ang GoPro Hero 11 Black. Bigat siya mga ka-chill ride. Oh. Bigat. Ito, Hero 11. So ayan, nalagay na natin yung battery. Buksan natin siya. So, ayan o. Oh. Grabe. So, ayan o. Oh. Sinetup lang natin yung date. So, ito na siya mga ka-chillride. So, nasetup na natin siya. Ito na yung gagamitin natin mga ka-chillride dito sa ating helmet. Ito GoPro Hero 11 natin. Itong OSEC S60 natin, is ito na yung nasa harap natin. So, makikita na ako dito sa harap. Mas, ito yung nasa helmet natin. So, marami pa itong kailangan mga ka-chillride kasi kailangan natin ng telescene case. So, ito, tsaka yung adapter mic niya, yung budget din natin. Di rin talaga biro yung budget talaga ng GoPro. Kasi yung mga ano nito, mga original kasi mga accessories nito, itong GoPro natin.